Muli po inanyayahan po natin ang ating Vice Governor Alex Castro upang igawad ang mataas na pagkilala mo na po sa sangguniang panlalawigan. Maraming salamat. Bago po natin basahin ang ating pong resolusyon, ay iniling ko po ang bubuo na sangguniang panlalawigan sa taas upang samahan po ako dito sa tablado. Kasama po natin ulit si Bukal Cesar Mendoza at Bukal Mina Corbin. Ito po ay ang city na katitigan ng karaniwang pagpupulong bilang 21 ng ikalabing-isang sanggunian panlalawigan ng Bulacan ay dinaos sa Bulwagang Senador Benigno S. Aquino Jr. Kapitolyo, Lungsod ng Malolos, Bulacan noong Webes, May 23, 2024. Nabukasan lang. Isang kapasyahan bilang 461-T-2024. Isang kapasyahan na nagpapaabot ng pagbati at nagbibigay ng mataas na pagkilala ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pamumuno ni ginagalang Daniel R. Fernando, punong lalawigan at bumubuo ng sangguniang panlalawigan ng Bulacan sa pamumuno ni ginagalang Alexis C. Castro, pangalawang punong lalawigan, kay Binibining Chelsea at Manalo na kinurunohan bilang Miss Universe Philippines 2024 na ginanap sa Mall of Asia Arena, Pasay City noong 22 ng Mayo, taong kasalukuyan. May nakda ang inyong pong lingkod, Vice Governor Alexis Castro, pangalawang punong lalawigan ng Bulacan at bumubuo ng sangguniang panlalawigan at sinaguyod ni SP Member Arthur Legazpi. Palakpakan po natin muli ang anim pong Miss Universe, Miss Chelsea and Manalo. Basahin kong nilalaman sa pagkilala mula po sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, pinakamataas na pagkilala ay ginagawad kay Chelsea Ann Manalo bilang pagdakila sa kanyang natatanging tagumpay at karangalan na ibinigay sa ating lalawigan bilang Miss Universe Philippines 2024. Sa kanyang aking husay, ganda at talino, siya ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga Bulakenyo kundi sa buong bansa. Ang kanyang dedikasyon at sipag ay patunay na kanyang katatagan at pagmamahal sa kanyang pinagmulan. Dahil dito, ipinapahayag na lalawigan ng Bulacan ang taos-pusong pagbati at pagpupugay sa kanyang natamong tagumpay. Naway patuloy kang magtagumpay sa iyong mga alikain at patuloy na magdala ng karangalan sa ating dakilang lalawigan. Pinagkaloob ngayong ikawalo ng Hunyo 2024 sa Lungsod ng Malolos sa lalawigan ng Bulacan. Nilagdaan Alexis C. Castro, pangalawang punong lalawigan, Daniel R. Fernando, punong lalawigan. Muli atin pong iginawad ang plake ng pagkilala at regalong hanggog mula sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Ang ganda. Nice din po natin pasalamatan ng mga alagad ng sini na nagbahagi ng kanilang husay at galing ang lumikha ng plake ng pagkilala na si Ginoong Roy Capule mula sa bayan ng Paumbong at ang gawang likha ng sini mula sa tinta ng at letra ng makinilya ni Ginoong Justin Quiros mula sa lungsod ng Malolos. Gayun din ating nasasaksihan sa harapan ang pagbibigay po ng bungkos ng bulaklak ng natatanging babae ng Bulacan 2024, co-founder and CEO ng Punig, Ginang Jonna Garcia mula sa lungsod ng Malolos. Ang likhang ito ay gawa ng ating mga kapwa Bulakenyo o Puniqueras. Gayun din kasama rin po natin sa inablado si Ginoong Ross Junicio mula sa bayan ng Paumbong,
upang ihandog ang kanyang natatanging likha na polymer clay miniature figurine ng ating Reyna La Pulakenya. Ang ganda! Maraming salamat po. Maaari na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Supportang ibinigay nila sa akin. Mahigit pa sa 100% ang binigay nila sa akin. Suporta para maging Miss Universe Philippines. Paano ko ba umpisahan? Isa lang naman akong nangangarap tulad ng maraming kabataan na makapagsuot ng corona, maging Miss Universe. Pangarap ng... Pangarap din ng mommy, pangarap ng daddy, pangarap ko, pangarap nating lahat. Itong corona at itong sash na ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa inyong lahat at para sa iuwi kong susunod na corona sa Pilipinas. Salamat po. Salamat kay Sir Manny also. Sa suportang ibinigay niya sa akin. Yung mga panahong alam niya sa lahat ng hirap na naranasan ko. Hindi siya madali. Katulad ng pagsubok natin sa buhay, marami din ang kakaharapin sa pagsali mo sa isang patimpalak. May mga niya-kanya naman tayong challenges. Pati ang balak sa buhay. Akala ko madali siya. Like, maganda ka lang, tatayo ka lang doon. Pero hindi. It takes so much courage, so much confidence, so much believing in yourself for you to face so many people. I have faced so many challenges in my life. Bata pa lang ako. Hindi naman ako katulad ng marami dyan na yung standard of beauty nga na sinasabi, which was yung Q&A sa akin. How can I empower many youth or the women out there, if I am already beautiful enough? I think beauty kasi comes within you. It doesn't have to be who you are physically. You don't have to have that standard already of beauty kung maputi ka or unat ang hair mo. We all have our own beautiful uniqueness side. Yun lang lagi sinasabi ng magulang ko sa akin. You are beautiful as your own. Unique ka in the eyes of your own, in the eyes of many. Always keep your faith. Always believe in yourself. Ikaw lang sa sarili mo ang makapagpatunay niyan. Kapag naging humble ka, naging mabuti ka sa kapwa mo, ikaw ang itataas.
magkakaroon ka rin ng corona, your time will come and this is my time. It is my greatest honor to give it back to the people of Bulacan and to the whole Philippines that I am now your Miss Universe Philippines 2024. Nakikita ko yung family ko dito. Thank you po na nandito kayo ngayon. Yung ninang ko. Kay Benz. Si Benz yung parang second mother ko. Siya yung naka-discover din sa akin. Isa sa mga naka-discover sa akin. When I was starting to join pageants, lahat ng pageants ata nasabihan mo na din. kahit nung nagbo-model pa ako, ito kasi yung source of income ko nung nag-aaral ako. Nagbo-model ako on the side para magkaroon ako ng pera. I had to save up so that I could provide for myself for college. Sinabi ko sa mom and dad ko, tutulungan ko rin kayo. I'm gonna give it back to you. So salamat, Benz, kasi kahit nag-aaral ako at sa hamon ng buhay ko, nandun ka. Sa walang sawa, 3 a.m. ng madaling araw, 2 a.m. nananahin po sila para sa akin dahil wala akong masusuot na damit. Hindi sila nagsawa, hindi sila napagod. Alam ko, nakikita ko yon. Pero nandun yung mga ngiti nila para lang makapag-compete ako. When time came na I had to almost give up. Hindi ko alam paano ko mapapasalamatan isa-isa kay Tita Apple, kay Tita Raymond. Salamat sa pagbukas ng pinto niyo sa bahay niyo. Para meron kaming matutuluyan. Araw-araw, salamat po sa lahat ng Filipino and Bulacan designer. Thank you po kay Vincent Yor, kay Tito Sonny, kay Zairiel Jacinto, kay Sir Kokoy. Also sa lahat-lahat ng mga Filipino and Bulacan designers that were there to help me through it all. Makeup artists, glam team, photographers, kay Kuya Harold, sa kay Mon. Thank you, Mon. Kay Kuya Tope, kay Jano, kay Kuya Amos, salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo makakalimutan. Ito ang mga taong mabubuti ang loob. Merong pagsuporta na ibinigay sa akin, hindi ko makakalimutan. At alam ko, sa lahat ng mga taga-Bulakenyo at Bulakenya ngayon, hindi nyo naman ako pababayaan. Alam ko na malakas ang pananalig natin sa Diyos. At ang hinihiling ko lamang ay yung patuloy yung pagsuporta at pagdarasal para sa akin. Yun lamang po upang maiuwi ko ang susunod na corona dito sa Philippines. At next time, baka bumalik ulit ako ng Bulacan, di ba? Thank you sa mom at sa dad ko sa walang tigil na pagsuporta. Araw-araw yung challenges natin. Hirap at ginhawa, nandun kayo. Pero huwag kayong mapagod. Kasi nag-umpisa pa lang. Nag-umpisa ka lang tayo papunta sa Mexico. Sa lahat ng mga narito ngayon, maraming salamat sa binigay niyong oras para celebrate sa Bulacan. Alam ko ang mga Bulacan nyo ay dakila nga din, sabi nila. May mga kanya tayong hamon. We are our own heroes. So, my hero here supporting me. Hindi ko makakalimutan itong araw na ito. Isa lamang po ako sa nangangarap, pero napakataas ng pangarap ko na akala ko hindi ko kayang makamit. Pero kung merong magsusuporta sa'yo, isang tao lamang.
nakikita mo yung tao na yun na susuporta sa'yo. Dahil siya yung magpapatagumpay kung saan man ang gusto mong hamon sa buhay. Your dreams and your time will come. And my time will come and will continue when I get to bring home the 5th crown for the Miss Universe 2023. Grabe yung suporta sa lahat ng mga LGUs, also our leaders who are here today gracing us. Maraming salamat po sa opportunity na ito. I give it back to everyone here. My victory is also yours. Maraming salamat po at magandang umaga.